Hi, good morning sa inyong lahat. Good morning. Opo. Dr. Padilla, ilan po ang naturukan ng Sputnik V vaccine sa inyo kahapon? Yes, kahapon meron kaming naturukan na 165 medical frontliners. At first, no, kala namin walang magpapabakuna ng Sputnik V, kaya lang surprisingly, nagkaroon kami ng mga medical frontliners na talagang willing and excited na magpabakuna. Opo. Bakit po naman ganun ang inyong initial na naisip na baka walang magpapabakuna? Yeah. Meron bang hesitation for the Sputnik V vaccine? Wala naman. Kaya lang para urgent, dinala sa amin yung bakuna nung isang araw, and then the following day doon namin ni roll. So yung information baka hindi pa nila natanggap, but sa ating website, no, pinost natin, and then the mayor talagang pinaprioritize siya talaga yung ating mga medical frontliners. So sumusunod lang po kami sa DOH protocol. Dr. Padilla, gaano karaming vaccine po ang nai-allocate sa inyo diyan sa Santa Ana? We are very grateful na nagbigay ang Manila, ang Department of Health sa amin ng 3,000 vaccines ng Sputnik V. So ito po yung mga first dose lang ng bakuna. So ibig sabihin, 3,000 na medical frontliners ang mababakunahan namin with component 1. So after 21 days, we are expecting na dumating yung second dose. So para maibigay namin ng complete doon sa kanila. Opo. Mga ilang araw pa po sa tingin ninyo mauubos ninyo na maiturok ang Sputnik V vaccine kung 165 lang ang initial na nabakunahan kahapon? Yes, ang plan ng Manila ay we will be having two sites for Gamaleya vaccine. So today the Hospital ng Maynila will also roll the vaccine. So dalawa na po kami, and hopefully mga 1 week, no, within a week makaya namin na bakunahan lahat ng pupunta sa Santa Ana and sa Hospital ng Maynila. I'm sure mas mataas ang pick up. This is better than the other brand nung first. Opo. Kasi we are parang 120 lang yung initial, yung day 1 namin. So ngayon, yung day 2, mas pick up na siguro kami. Opo. Pero doktora, yung mga mababakunahan mula sa Hospital ng Maynila, pupunta lang ng Santa Ana, hindi dadalhin ng Sputnik V vaccine sa kanila. Ganun po ba? Hindi. Two vaccination sites. So pwede sila magpabakuna sa Hospital ng Maynila, pwedeng pumunta sa Santa Ana Hospital. So the vaccine will be transported to Hospital ng Maynila. You see, the yung Sputnik V kasi very sensitive ang kanyang cold chain. So we will be managing that. Yesterday, nandun din ang WHO, ang UNICEF, and the National Vaccine Operation Center team to observe us on how we handle the vaccine. So greatly, no, medyo we standardize everything, and maganda yung aming vaccine handling, nakapasa kami dun sa kanilang mga standards. Opo. Doktora Grace, iba po ang pag-handle ikanyo dito sa Sputnik V vaccine dahil mas sensitive. Sa ginawa po ninyong simulation, gaano katagal yung kabuang proseso ng pagtuturok ng Sputnik V compared dun sa ibang vaccine? Yeah, mukhang hindi na simulation yung nangyari kahapon. No, yung actual na lang na-evaluate. So based on their evaluation, 3 minutes lang namin na gawa ang buong process. No, so mabilis kasi the storage facility of Manila nandoon sa Santa Ana. So inside that facility, meron kaming storage freezer, deep freezer na negative 18 degrees centigrade. So and then the vaccination site is just nandun lang sa same wing, no? So yung time interval mas malapit. Yung storage facility, doon namin nilagay yung aming Sputnik or yung Gamaleya sa negative 18.
Opo. Yeah. Yun hong 165 na binanggit nyo unang naturukan, yun po'y pawang mga medical frontliner lang, doktora. Yes, medical frontliner po sila ng mga LGU hospital, pati na rin ng national, like PGH, San Lazaro, Tondo Med, dan pumunta po sa amin yesterday. Opo. Kayo po ba, doktora, nabakunahan na? Yes, fully vaccinated na ako, and then ang mga staff ko nagpabakuna uli kahapon. So we have a total of around 75 na ang aming 75% na ng mga healthcare workers sa Santa Ana Hospital ang fully vaccinated. Opo. Meron ho ba kayong na-monitor, doktora, na any adverse effect dun sa mga naturukan ng Sputnik V kahapon? Wala naman kaming wala kaming nakuhang report on the adverse event na nangyari din sa mga naturukan kahapon. So zero talaga. Yun so, po siguro yung mga the usual na pamimigat ng brasong naturukan, mga ganun lang po ang incident. Walang report sa akin yesterday, pero we are continue monitoring naman. All right. Doktora Grace, maraming salamat po sa oras po ninyo at maganda umaga ho sa mga taga Santa Ana Hospital. Thank you very much sa inyo din. Mag-ingat po tayong lahat. Thank you.